ليهم ليهم نمليها 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 mahal kong Lindsay. First time ko sumulat dito sa Lihim ng Liham. Naisip ko na ito na yung magiging daan para malaman ng taong mahal ko ang nilalaman ng puso at isip ko. Kasi Lindsay, listener mo ang asawa ko kasama ang mga kasamahan niya. Mga katrabaho niya. Siya na rin ang nang-engganyo sa akin na makinig dito sa Lihim ng Liham. Kaya sana po, mabasa mo ang liham ko. So far, pangga, ganito po ang takbo ng buhay pag-ibig ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marie. Lumaki ako sa hirap. Bata pa lang ako, kinailangan ko ng magbanat ng buto para makaranas ng kaunting ginhawa. Maaga kong tinanim sa isip ko na ayoko maghikahos habang buhay, kaya nagsumikap ako para makatapos ng pag-aaral. Awa ng Diyos, nakapag-kolehiyo ako sa tulong ng unang boyfriend ko. Lindsay, siya ang dahilan kung bakit ako nakapasok at nakapagpatuloy ako sa pag-aaral. Sa parehong eskwelahan kami pumunta, pero angat siya ng isang taon sa akin. First year college ako noon, habang siya naman, second year. Lindsay, mahal namin ang isa't isa. Siguro, dala ng murang isip. Inakala ko talaga na siya na yung makakasama ko habang buhay. Bakit naman hindi, di ba? Nagtutulungan kami sa mga bagay-bagay. Kapag may problema ako, pinoproblema din niya. Hindi niya ako pinapabayaan. Walang bahid ng lungkot ang mga sandaling kasama ko siya. Sabay kaming tumatawa. Sabay kaming nangangarap. Hawak namin ang kamay ng isa't isa sa direksyon na gusto naming baybayin. Pero habang padiretso ang lakad ko, hindi ko na malayan pangga na mag-isa na pala ako. Hindi ko alam na hindi pala yon ang gustong direksyon ng boyfriend ko. Unti-unti akong nakaramdam ng panlalamig. Hindi na siya ganun kalambing sa akin. Nagbago na ang pakikitungo niya sa relasyon naming dalawa. After 2 years, ang daming nagbago, pangga. Naging mahirap ang pag-uusap para sa amin ng boyfriend ko. Hindi na rin kami nagkikita
Kahit sa iisang eskwelahan lang kami pumapasok. At lalong hindi ako tanga, Pangga, para hindi malaman na wala nang pupuntahan pa ang pagmamahal na ito. Lagi kong tinatanong yung sarili ko eh. Ano bang nagawa kong mali? Saan ba ako nagkulang? Bakit bigla na lang siyang nagbago sa akin? Bakit parang bigla na lang siyang nawala? Isang araw, Pangga, naka-receive ako ng text galing sa kanya. Sa dami ng mga ito, hindi ko na binasa lahat. Ayoko kong makita. Alam ko naman kasi yung gusto niyang ipaintindi sa akin. Alam ko naman kasi, naiiwan niya na ako. Iiwan niya na akong mag-isa sa ere. Mag-iisa na akong tutuloy sa pangarap naming dalawa. Oo nga pala. Wala nang kami. Meron na lang siya at ako. Ang masakit dito, Pangga, hindi na siya nagpakita sa akin after noon. Naghihintay akong ipaliwanag niya ng personal. Pero wala. Hindi niya ginawa yun. Lensay, pinakamasakit yung magkukrus yung daan ninyong dalawa. Magkikita kayo. Yung dating salubong na may kasamang akbay, wala na yun. Napalitan na ng tingin na para bang hindi na namin kilala ang isa't isa. Lensay, naging madilim ang mundo ko. Simula nung nawala siya sa akin. Dumating pa nga ako sa punto na kahit sarili ko tinatanong ko, kaya ko pa bang magmahal? Kaya ko pa rin bang umasa na balang araw may darating para sa akin? Pero Pangga, nag-move on ako. Aral at bahay lang ang ginawa ko nun. Pinilit kong kalimutan ang masasayang alaala na iniwan niya sa akin. Kinaya kong lahat yun. Kasi ayokong maging alipin ang pag-ibig na hindi naman kayang suklian. Pangga, taong 2005, nakilala ko ang pangalawang boyfriend ko. Siya din ang dahilan kung bakit ako sumulat dito sa programa mo. Siya ang lalaking sagot sa lahat ng dalangin ko, Pangga. Ang lalaking
Nagtanggal ng sakit tala ng una kong pag-ibig. Pangga, siya si Dam. Bago naging kami ni Dam, nagdasal ako ng taimtim. Hiniling ko na sana si Dam na ang huling lalaking mamahalin ko. Sana siya na yung lalaking makakasama ko sa buhay na ito. Eto na naman ako. Umasa na naman. Nagtiwala na naman. Pero Lindsay, pinagbigyan naman ako. Kasi halos 12 years na kaming magkasama ni Dam. Nakabuo na rin kami ng pamilya. Kasama ang dalawang cute na mga anak namin. Hindi man kami kasal, tinuturing pa rin namin na asawa ang isa't isa. Sabay naming hinaharap ang buhay. Inaakay ang isa't isa sa hirap, sa lungkot. At magkasama namin giningitian ang saya ng bawat araw na lumilipas. Sa kabila ng pagmamahala namin, Pangga, hindi namin maikakaila na nangangamba kami sa future ng mga anak namin. Panay ang trabaho niya dito sa Pilipinas. Pero kulang pa din. Dahil dyan, Pangga, pinaplano ngayon ni Dam na mangibang bansa. Gusto niyang lumayo para kumita ng mas malaki. Para na rin masuportahan ang pangangailangan ng aming pamilya. Oo, Pangga. Mag-a-abroad siya. Iiwan niya raw kaming mag-ina. Kasi yun ang kailangan niyang gawin. Takot at pag-aalala. Yan ang nararamdaman ko ngayon. Natatakot ako, Lindsay, na baka iwan niya rin kami at hindi na balikan. Natatakot akong mag-isa sa ere, Pangga, tulad ng nangyari nung unang beses na magmahal ako. Takot na makahanap siya ng iba. Yung magmamahal sa kanya. Tapos baka biglang yun ang pakasalan niya. Ang dami kong takot, Pangga. Kasi Lindsay, mahal na mahal ko si Dam. Mahirap ang malayo sa taong mahal mo. Oo, meron akong tiwala sa kanya. Pero Lindsay, paano kung dumating yung araw na sabihin niya na lalaki lang ako at natukso lang ako? Ayokong marinig yun sa kanya. Natatakot akong marinig yun sa kanya, Pangga. Paano na kaming
mag-iina kapag nangyari yun. Ayokong maranasan ng mga anak ko ang sirang pamilya. At higit sa lahat, ayoko nang masaktan ulit. Lensei, sana po mabigyan ninyo ako ng payo, lalo na sa mga nakikinig sa atin ngayon, Pangga. Para naman, hindi ko maisip ang masasamang bagay na ito. Araw-araw kasi, ang daming sumasagi sa isip ko na pwedeng mangyari kapag umalis na si Dam at iwanan na kami. Alam ko namang naiintindihan mo ako, Lindsay. Kasi magkakalayo kaming dalawa. Hindi ko kilala ang mga makakasama niya doon. At lalong hindi madaling puntahan yung bansa na mapipili niya. Wala ako sa tabi niya noon, Lindsay. Kaya natatakot ako. Siguro nga, Pangga. Siguro paranoid lang ako. Gumagawa ako ng sarili kong multo. Pero Pangga, anong gagawin ko? Kailangan ko si Dam. At hindi ko kayang maiwan ng mag-isa. Please, Lensei, sana tulungan niyo ako. Tulungan niyo akong maliwanagan ang isip ko. Bigyan niyo ako ng dahilan para hindi matakot. Pangga, muli, ako si Marie. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Ano nga bang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating letter sender na si Marie? Si Marie po na natatakot dahil yung pong kanyang asawa slash ka-live-in. Hindi pala, ka-live-in. Pero ang treatment nila sa isa't isa ay asawa. Asawa na rin yun, ka-live-in, 12 years na eh. Ganyan ha? Eh ayaw niyang paalisin. Well, hindi pala ayaw paalisin. Pero napipigilan siya na paalisin yung pong kanyang jusaw-jusaw. Okay? Kasi nga po natatakot siya na baka mamaya doon siya mapariwara sa ibang bansa. Ang hirap nga naman. Diba si Dam? Actually, ang ganda ng pangalan, no? Dam! Dam you, girl! Iba pala yan. Anong gagawin mo, Pangga, kung ikaw ang nasa ganang sitwasyon? Pipigilan mo ba? O magtitiwala ka sa partner mo? Yan po ang ating tanong ngayong hapon. Lihim, lihim ng liham. Ang sabi po, Pangga, ng netizens natin, of course, sabi dito ni Cherry ng Tondo, for the letter sender po, trust your partner para sa future po ninyo. Be positive in life. Ayan, mahirap din. Kaya kay partner na umalis at malayo sa inyo ng pamilya nyo. Pero ginagawa nyo yon o gagawin nyo yon para sa mga kinabukasan po ng inyong mga anak. Tiwala lang ate pagkatiwalaan mo yung pagmamahal niya sa iyo. Ibaba natin ng konti. Ate, magtiwala ka lang sa asawa mo. Lalayo lang yan para sa inyo para matupad ang mga pangarap ninyo. Mabilis lang naman ang panahon kaya huwag ka nang mag-isip ng iba sa asawa mo. Sabi naman dito, Pangga, ate, tiwala lang po. Pag mahal ka talaga ng kasama mo, hindi ka niya iiwan. Mahirap magkalayo, di ba? Para sa dalawang taong nagmamahal, walang distansya, makakapagpahiwalay sa inyong dalawa. Nangyari din na sa akin yan, Pangga, nang iniwan ko ang girlfriend ko sa Pinas dati, pero sa awa ng Diyos, at dahil sa pagmamahal ko sa kanya, di ako natukso. Kaya pag uwi ko dito sa Pilipinas, pinakasalan ko siya at dinala na rin dito. Okay! Fairness.
Kaya working na rin siya dito ngayon. Malay natin ganun din ang mangyari sa inyong dalawa. Si JP po ito ng Saudi Arabia. In fairness. In Fairview, Quezon City, ah. Ito, Pangga. At syempre naman, merong comment na nag-stand out sa lahat po ng comments. Pero lahat po ng comments po ay syempre, pinagpapasalamat ko po dahil pinadala nyo po yan. And pinaghirapan yung i-type yung mga yan. So thank you so much po, ha. Pero ito po ang ating comment of the day. Lihim ng liham, comment of the day. Comment of the day. Lihim ng liham, comment of the day ay hatid po sa atin ng No Sweat by J. Thomas Solutions. Beat the heat with No Sweat by J. Thomas Solutions. Lihim ng liham, comment of the day. Comment of the day. Lindsay, madalas sinasabi ng OWA bago umalis ang bawat OFW na ang pag-abroad ay isang malaking sugal. Minsan, huwag natin asahan na yung taong iniwan natin ay ganun pa rin nating babalikan or ganun pa din babalik sa atin. Kasi sa haba ng panahon na magkalayo kayo, maraming pwedeng mangyari. Kailangan matatag ang loob at buo ang loob kapag pinili nyong magkalayo. Diba? Maraming temptasyon abroad, hindi matutumbasan ng anumang pong kapalit, diba? Ang pwedeng mangyari. Diba? Ang sabi pa dito, Lihim ng liha, comment of the day. Comment of the day. Maraming temptasyon abroad, hindi matutumbasan ng pera ang peace of mind at buong pamilya. Ay, totoo ka naman dyan, kuya. Kaso walang pangalan eh. Sana nalagyan mo ng pangalan. Muli, Panggang, comment of the day ay hatid po sa atin ng No Sweat by J. Thomas Solutions. Beat the heat with No Sweat by J. Thomas Solutions. Okay. Yahoo! Ito na nga kasi ano pang masasabi ni Lindsay. Bago ang lahat, pasalamat muna ako sa kapartner ko sa pagpapakinis ng aking mukha. Walang iba kundi ang Top O Moisturizer po yan, Panggang, na available po sa selected 7-Eleven stores, Watson's, Mercury Drug Stores, at South Star Drug Stores nationwide. So thank you so much, Top O. At syempre ni Min, again, No Sweat by J. Thomas Solutions. Panggang, kasi ganito lang yan eh. Nagka-create ka lang, Panggang, ng sarili mong multo. Mariha, wala bang nangyayari? Tanong ko nga, meron ba siyang history na niloko kanya ever and ever? Kasi kung meron, may karapatan kang mag-worry ng ganyan. Pero kung wala naman talaga, eh bakit ka natatakot? Anong kinakatakot mo? Diba? So, nagka-create ka lang ng sarili mong ghost. Like, I'm so social. Ghost talaga. Nagka-create ka lang ng sarili mong multo. Wala po man ding nangyayari. Diba? Kapag nag-worry po ang isang tao, Panga. Diba parang nakakabaliw yun? Worry ka ng worry sa mga bagay na pwedeng hindi naman mangyari o pwede rin namang mangyari. Pero ang point ko dito is wala pa ka nangyayari na hindi pang nakakaalis yung asawa mo. Bakit ang dami mo na agad iniisip? Diba? Sabi mo mahal mo siya, diba? E nasa na yung tiwala mo sa kanya? Bakit parang hindi ko naman nararamdaman na nagtitiwala ka sa kanya? 12 years na nga kayong magkasama eh, diba? 12 years na nga kayong number one. Hindi ba? So kung gusto kanyang lokohin, sabi nga nung isang netizen, isang Pangga po natin, dapat matagal na kung talagang loko-loko yung asawa mo. Pero feeling ko, hindi naman te. So don't you be afraid. Be brave, little one. Diba? Magtiwala ka. Kasi, alam mo, ang kahit anong relasyon naman, eh, kahit nandito sa Pilipinas, kahit nasa ibang bansa, kung gusto ka lokohin ng isang tao, magloloko yan, diba? Hindi kanya nire-respeto, lolokohin ka yan, bababayaan niya magdusa yung pamilya, diba? And I'm sure naman si Dam, nag-agree siya sa akin na matinong tao naman siya. Diba? 12 years na nga kayong magkasama eh. 12 long years, Pangga, ha? So wala akong ibang pwedeng sabihin dito kundi magtiwala ka. It's either magtrabaho kayo dito pareho sa Pilipinas, tulungan mo siya sa pagtatrabaho, Pangga. Dalawa kayong kumayod para magkaroon ng magandang future yung mga anak po ninyo at yung pamilya ninyo. Or paalisin mo siya, pumunta sa ibang bansa. Because either way, Pangga, kung magloloko yan, kung talagang loko-loko yan, uulitin ko ulit, magloloko yan, okay? Kahit paigapos mo yan dito. Talagang ang tawag dito, ang kanyang tendency ay magloko talaga, wala kang magagawa. Okay, hindi mo kayang pigilan yan. Kaya ang tanong ko ngayon, sana man lang sinabi mo kung meron siyang history ng cheating or whatsoever, para alam naman namin kung saan ka nanggagaling dyan sa worries mo. Pero wala pa nga nangyayari. Multo ka ba talaga? Multo yung ginagawa mo eh. Tinatakot mo yung sarili mo. Just cross the bridge when you get there. Yun lang ang gusto kong sabihin, Pangga. Trust, believe, survive. Starstruck. Nakakaloka kayo. Oye, Marie, huwag ka masyadong ano, huwag ka masyadong ano dyan, maging paranoid. Paranoid ka, tama yung naisip mo, okay? Tiwala, love your husband. Eto, magpakasal na kayo kung gusto mo talaga ng assurance. Kasi kapag nagloko siya sa ibang bansa, if ever nga na magloloko siya, di ba? Sabi mo nga, wala kang tiwala sa temptation. Dapat magpakasal na kayo ngayon pa lang. You go marry each other, like merry-go-round. Hindi nga, seryoso ko doon. Pakasal na kayo para if ever na magloko siya, oh, pwede mong habulin, ganyan. Legally, may habol ka. Pero sa ngayon, magtiwala ka muna sa kanya kung wala pa sa plano ninyo magpakasal. Okay? Ba't nga ba kasi hindi pa kayo nagpapakasal? 12 years na kayo eh. Iba naman kayo. Asha, ha? Basta
Zamboanga. Yun lang masasabi ko, Marie. Sana nakatulong ako. At sana narinig ni Dam ang kwento mo ngayon dahil yun naman talaga ang goal mo. Iparinig sa asawa mo. Hindi lang asawa mo ngayon na nakarinig. Buong Pilipinas na po. Worldwide, netwide na po kasi ang Energy FM. Baka hindi nyo po alam. O, lahat na ng tao alam na yung problema ninyong dalawa, okay? At ikaw din na nakikinig ngayon, Pangga, na nasa loob po ng bus sa mga oras na ito, at ikaw din na nasa jeep ngayon, baka naman po gusto mong mag-send in ng iyong love story? Oh, gusto mo yan? Love story, Pangga, halika na at isend mo na yan. lihimnangliham1067@yahoo.com. Ulitin natin, lihimnangliham1067@yahoo.com. This has been your DJ. Ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Pangga. At tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Tutok lang! Lihim ng liham.